Dahil po sa inaasahang bagsik ng Bagyong Christine, inrekomenda ng Department of the Interior and Local Government o DILG sa lahat ng mga lokal na pamahalaan ang pagsuspindi ng klase sa lahat po yan ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa buong Luzon. At tinek din po ng DILG na handa na po ang gobyerno, lalo na po yung mga lokal na pamahalaan na babayuhin ng Bagyong Christine. At ayon din po sa kagawaran, hindi kasi matiyak ang pinal na direksyong dadaanan ng bagyo, pero mas makabubuting nakapaghanda ng lahat bago pa man ito manalasa. Kunin natin ang live report ni Eden Santos. Eden? Yes, Alex, bago pa nga ang tuloy ang pananalasa sa Metro Manila ng Bagyong Christine, agaran nang inirekomenda ni DILG Secretary John Vic Remulla ang pagsuspinde sa klase sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Luzon. I advise the local government units to suspend classes ready for today and tomorrow. Iyan ang inihayag ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla sa press briefing sa Malacañang pagkatapos dumalo sa sectoral meeting na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Remulla, handa na ang gobyerno sa bagyo at lahat ng units ay na-mobilize at nasabihan na rin ang mga LGUs. The final path is not yet determined. There's one path that goes up north. There's one path that goes to the Central Luzon. So we will know later tonight on which exact path it will follow. Maraming predictive models siya. So as unpredictable as the weather goes. But no matter where it will pass, all local government units, all civil defense units have been alerted and I think we're prepared. Mabilis namang tumugon ang Quezon City Government at agad na naglabas ng direktiba ukol sa suspensyon ng klase bandang alauna ng hapon matapos itaas ng DOST Pag-asa ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa Metro Manila. Sa FB post ng Quezon City Government, nakasaad na alinsunod sa DepEd Order 37 ay otomatikong suspendido ang klase mula kindergarten hanggang senior high school sa mga pampublikong paaralan. Tuwing nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1, 2, 3, 4, o 5. Rescue team natin, okay na? Tinatawag na yung mga natin. Evacuation area natin. Maging ang Barangay Commonwealth sa nasabing lungsod ay nakahanda na rin sa bagyo. Sinabi ni Kagawad Elmer Buena, co-chairman ng Peace and Order and Public Safety, na tukoy nila ang mga lugar na binabaha sa kanilang barangay kaya alam ng mga residente kung saan mag-evacuate sakaling tumaas ang baha. Anya, may mga relief goods na rin sila na ipamamahagi sa mga maapektuhang residente. Una nang namahagi ng mga gamot kontra leptospirosis ang barangay sakaling magkaroon ng mga pagbaha. Iniulat na rin ng barangay sa ilang telecommunication companies ang 2 poste na tumagilid dahil sa dami ng mga kawad ng kuryente. Giit ng opisyal, delikado ito at posibleng makadisgrasya kung tuloy ang bumagsak dahil sa malakas na ulan at hangin bunsod ng bagyo. Patuloy po yung aming paglilinis doon po sa mga ilog namin kasi meron po kaming 2 malaking ilog o creek, yung Paltok sa Kalamyong Creek. Bukod sa every Saturday na aming ginagawang paglilinis, nung nabalitaan namin na may parating na bagyo, ngayon po hanggang ngayon, mula kahapon hanggang ngayon, nagpapalinis po kami ng mga creek. Kasi alam naman po natin na kapag yung ating po mga ilog natambakan ng basura, dyan po magsisimula talagang umapaw. Yes. Binigyang din naman ni Remulla na inaasahan ang tindi ng pananalasa ng Bagyong Christine bukas. Ang expected ang height ng storm is midday tomorrow. I think from midnight to midday tomorrow. So I already advised them to suspend classes and to prepare all units to respond. Alex, tiniyak ni Secretary Remulla na nakahanda na rin yung mga evacuation areas at maging yung mga relief goods sakaling ang kailanganin niya na anumang oras na manalasa ang bagyong Christine. Nasa karagatan pa si Typhoon Christine batay sa latest update ng PAGASA, subalit sa lawak ng kanyang cloud band ay marami na nga yung nakakaranas ng mga malalakas na pag-ulan. Sa Sabado, inaasahang lalabas ang Bagyong Christine sa Philippine Area of Responsibility o PAR. Alex? Okay, Eden, tanong ko, hindi ba kaya ng DILG na gawin niya itong pangkalahatang anunsyo na
na sila mismo sa DILG mag-anunsyo sa lahat ng mga paaralan sa buong Luzon na sila mismo nag-anunsyo. At hindi na napaubaya ito sa mga local chief executive. Dahil nga, kung gagawin natin, pagbabasehan natin kanina sa ginawa ng lungsod ng Quezon, binabanggit doon kinder hanggang senior high school ng public. Itao rin yung mga estudyante natin sa private school. O, ba't nawala yung private school? Yes, Alex, ano, recommendatory lamang kasi yung DILG, wala raw silang power na mag-announce or mag-advise ng walang pasok sa mga paaralan. So, nasa discretion ng mga LGUs kung sususpindihin o hindi yung klase ng mga estudyante hanggang bukas. Subalit, Alex, sinabi ni Secretary Remulyan na marami na rin naman yung pumayag na magsuspende ng klase simula kaninang hapon hanggang bukas, October 23. Eden, correct me if I'm wrong, dahil ikaw yung mata natin sa Malacañang, kamakailan lamang ay nag-anunsyo ang Malacañang na walang klase sa buong area sa Luzon. If I'm not mistaken, Metro Manila yata yun. So kaya nilang gawin sa national level, di ba? Yan ay batay na rin siguro sa magiging rekomendasyon nga ng mga kaukulang ahensya ng pamahalaan. Pero kung makikita nga ng Pangulo yung tinde ng pananalasa ng bagyo, sila mismo ay nagdideklara ng walang pasok. Sa ngayon ay inaantabayanan natin kung merong manggagaling mismo ng advice mula sa palasyo ng Malacañang, Alex. Okay, maraming salamat sa iyo, Eden Santos, mata natin sa Malacañang. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @net25TV.